with all the Google Chrome extensions available. Ano kaya ang unang dapat i-download nating mga teachers para ma-improve ang ating online teaching this coming school year? Are you ready? Let's talk! Hello mga chocolates, and if you're new to this channel, welcome to ChockTalks. I am Chock and Cabo, and I am a teacher. This is episode 5 of the hashtag Teachers Helping Teachers series, and I hope that if you're new to the channel, the list of all the other episodes are down in the description and right here, so you click that to watch the previous episodes. Make sure that you give this video a thumbs up, subscribe to this channel, and hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng ating mga uploads in this series and in this channel. And one more thing, I have an Instagram account, a Facebook account, and a Twitter account. So you can follow me there, mag-comment po kayo, at malay ninyo kayong susunod na shoutout sa ating mga susunod na mga videos. So tama na ang promotion, mag-usap na po tayo. Ano ang mga Google extensions na gagamitin natin? Ang unang tanong niyo siguro, bakit Google extensions lang, Chok? Well, dear teachers, for this school year, our school decided to use Google Suite for Education. And I will be sharing to you kung ano yung mga ginagamit ko or gagamitin ko sa pagpasok ng pasukan na ito. So ang unang kailangan gawin ay gumamit ng Google for Education account. Pero kung wala, you can still access all these extensions and you can still use the Google Classroom kahit na regular Gmail account lang ang gagamitin. Ang kailangan nyo lang gawin is to register or to log in to Google using your Gmail account. And once you are registered already, pwedeng-pwede nyo nang gawin at i-download ang lahat ng mga extensions na i-share ko sa inyo. Are you ready? Let's go to my desktop! Next naman po, welcome to my channel. Next naman po na app na kailangan natin ay, that I am using, is the Share to Classroom na app. Okay? Ano po yung Share to Classroom? Ito po siya. So ang gagawin po ng Share to Classroom is, kung ano man yung website na gusto ninyo na idalhin sa inyong Google Classroom, all you need to do is to go to the site, identify kung ano yung kailangan ninyo, and then share it to your classroom, diretso-diretso lamang po. Hindi na mahirap for you to, you know, drag and copy, etc. You can go straight to your Google Classroom to share the site that you want. Kaya bawa, yung Chalk Talks, ganyan. Kunyari lang, as sample. Okay? So again, that is what we call Share to Classroom. Now, speaking of Google Classroom, we will go inside my Google Classroom. Are you ready? So welcome to my Google Classroom. As you can see, I have two courses here. Siyempre, isa is for the teachers in our school. Tapos ito po yung Google Classroom ko. Silipin natin kung anong laman nito. Are you ready? Ayan, wala pang laman. Because I am setting up my new classroom for this coming school year kasi gusto ko mag-start ng bago talaga. But when you're inside the Google Classroom, it's a separate tutorial. You comment down below if you want to explore how to use the Google Classroom in general para maganda. Okay, pero ito po ang itsura niyan. Pero isa sa mga gusto ko i-share inside the Google Classroom is itong itsura. Nakikita niyo po itong cute na ano na to, recall this emoji na to. Yan, pwedeng-pwede niyo ding i-download ang isang app or extension na Bitmoji. Ito po yan. Puntahan natin to at hanapin natin. Okay? So you go Bitmoji. Yan. So, ang unang-unang dapat nyo gawin for you to do this is to use your phone. Okay? At mag-register po gamit ang inyong Google account na ginagamit din dito sa classroom ninyo. Okay? So, once you're done downloading it in your phone, ang susunod na gagawin nyo is you will create your own Bitmoji icon. Ang tawag mo doon? Your image. Okay? Yun ang gagawin ninyo. So, ano mga itsura niyan? Ganito po ang itsura niyan. Katulad nung nakita nyo kanina. Dahil sobrang dami po talagang magagamit o magagawa. Nakita nyo po yung mga yan. Diba ang saya? So, ang kailangan nyo lang gawin ay i-type. Halimbawa, gusto nyo lagay, Chok. Meron yan. Oh. Diba? Ang cute-cute. So, para saan yan, Mr. Encabo or Chok? Para saan yung Bitmoji na yan? Halimbawa po, ganito ang gagawin natin. I'll show you.
meron tayong tinatawag na Google Slides. Okay? At sa Google Slides po, dear teachers, if you're familiar with PowerPoint, hindi po ba? Parang ganun siya. So, I will share to you my classroom. Okay? Gumawa ako ng Google Slide that will showcase my classroom. So, I have designed two classrooms. Meron akong isa na ito na very, very formal. And then, another classroom na halos katulad ng itsura ng aming classroom sa school. Kung nasaan ako ngayon, ito yung Bitmoji. So, if you want to learn how to create your classroom using Google Slides, you let me know also. You comment down below. Okay. So, say for example, tatanggalin natin itong Bitmoji na yan. Okay? So, gusto kong lagyan ng Bitmoji. Okay? So, gagawin nyo lang po is you go to your Bitmoji extension. Okay? And then you type in, para makita nyo yung mga nakatayo katulad nyan, is photo. Tapos, andyan na lahat yan. Pwede mo lang pilian. Pero syempre, piliin mo yung tama. Ang kagandahan ng Bitmoji is this. When you go to your phone, no, pwede mong palitan yung damit, etc. Hindi ko lang kung I can show it to you eh. Sandali, tingnan natin. Papakita ko po sa inyo. So again, ang gagawin nyo po is you will go to your Google App Store or kung ano man ang ginagamit yung telepono and download the Bitmoji app. Ito po siya. Yan. Kita nyo po. Ang kagandahan ng Bitmoji is that you can create your own Bitmoji personality. So, you can change the damit. Kung halimbawa, feel ninyo today mag-red katulad ko. So, may kumpleto po yung mga outfits. Okay, pwede kayo mamili ng mga damit dyan. Tignan ninyo. Diba? Pwede rin i-custom kung anong klaseng damit yung gusto ninyo. Halimbawa, casual lang kayo ngayon kasi Sunday or weekend. Ayan. Oh. So, you can use this as an app to improve your presentations and maganda na nakikita kayo ng mga bata. So, for example, itong gusto nyo lagay. All you need to do is to click that and drag it to your yan. Okay. To your Google Slide. And then, you just move it around kung saan nyo gusto nyo ilagay. Okay. Ganyan siya. Kita nyo po. So, enjoy using Bitmoji, teachers. After doing your Bitmoji and all the other extensions, ang susunod naman natin is the Google Meet. Dahil dito kayo magkaklase ng inyong mga estudyante. So, paano ba gamitin si Google Meet? Nang mabilisan lang, yun lang mga importanteng extensions kasi doon tayo nakafocus, di ba? So, ano mga extensions na pwedeng gamitin sa Google Meet na ma-maximize ninyo as teachers? So, you go again to your browser and click, for example, the waffle icon. Yung nandito yung parang may 9 na dots, 9 na tuldo. Tapos, you go to your Meet application. So, once mag-open na sa Meet, syempre, dahil makano, kunyari, gagawa tayo ng meeting ha, para makita ninyo. So, lagay natin, kunyari, ChockTalks meeting. Yan. I'll go fast sa part na to, ha. So, yeah. Para lang makita nyo. Kasi, papakita ko sa inyo yung mga extensions na pwede nyo malagay kapag dinownload nyo na sa Google Meet or gagamitin nyo na sa Google Meet. So, mag-join tayo kahit walang tao, mga kaibigan. So, yan. Maumay kayo sa mukha ko for a while. Okay. So, when you're inside the Google Meet app, ang gagawin nyo po, ang kailangan nyo unang-una, kasi syempre, di ba, sa ibang mga apps, hindi nakikita yung mga estudyante lahat, o kung sino nagsasalita, yung nakikita, gusto nyo makita silang lahat. Meron tayong tinatawag na extension. Ito po siya. Okay. Ang tawag sa kanya ay yan. Grid view. So when you click grid view, so ang mangyayari po diyan ay lahat ng nasa Google Meet ninyo, lahat ng participants will be here in the screen. Madaming-madami, pwede kayong mag-class picture. At ang kagandahan niya, dear teachers, they are arranged in alphabetical order. So para ka naka-seat plan na din. So you can easily identify kung sinong estudyante ang nandiyan at wala diyan. Okay. Next is the nod. N-O-D. Nod. I will just show you kung ano itsura ni nod. So, when you search it sa Google Chrome Web Store, yeah. N-O-D lang po.
not reactions for Google Meet. You just have to download this and add to Chrome. Once ma-add na po sa Chrome ito, pumunta kayo sa Google Meet ninyo, makikita nyo na siya. So halimbawa, you can ask your students to say thumbs up, thumbs down, or to clap, or to wave, or to party-party, or pag nalilito sila sa lesson, ganyan. Pero ang maganda dito, pag kinlik mo yan, lalabas yan dito kasi sa gilid. So makikita mo sino nakakaintindi ng lesson, etc. So lalabas yan dun. Or if there are students who would like to raise a question, tapos hindi nila mailagay dito sa chat at gusto nilang magsalita talaga, they can just raise their hand using the Nod app or extension. Bakit ba ako app ng app? The Nod extension, they can use this to raise their hand. You just have to click it and then Melchor raised his hand. So, pwedeng-pwede niyong tawagin yung estudyante. And then you can ask them to turn on their microphone for them to recite. See? So that, there you go. So, dear teachers, here are just some of the apps that I am using and I will be using as we start school year 2020-2021. I know it's going to be hard and challenging, but with these simple extensions, magiging mas madali ang ating buhay. Makakatulong po talaga. So there you go, dear teachers. Kamusta po ba ang experience? I just hope that you continue to watch our videos dahil marami pa tayo mga susunod na uploads. And you comment down below, ano pong gusto nyo makita sa channel na to, particularly sa Teachers Helping Teachers series natin. And syempre, gusto ko din mag-comment kayo, ano yung mga ginagamit nyo mga apps at mga Google Chrome extensions? Comment down below, okay? Special na shout out ang ibibigay ko sa aking mga co-teachers sa Paris Southridge School in Alabang. Maraming salamat po for watching and for supporting your fellow teacher. This is how we do Teachers Helping Teachers. So maraming salamat po. Just like what we always say, stay home, stay safe, and God bless everyone. Thank you for watching. Bye! With all the Google app. You can still use the Google Classroom. And if you're new to the channel, I suggest that you watch our previous episodes and I will put